Magandang, 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 magandang hapon po mga kababayan. Inabutan na po tayo ng ulan mga kababayan. Balikan po natin yung magkakapatid na may sakit mga kababayan, no? Yung may sakit na pulyo na hindi makatayo, hindi makalakad, kung hindi alalayan ng isang nanay na matanda na rin po mga kababayan, na yung nanay nila ay senior na yung ang bumubuhay sa kanila. So ngayon, awa ng Diyos, marami tayong sponsors at agad inaksyonan natin, no? Medyo umulan na nga yung mga kababayan, pero hindi tayo nagpapatinag dahil yung ating grasya mga kababayan ay walang katapusan na biyaya na ipinagkalob sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya sa hapong ito mga kababayan, tara, samahan niyo po ang buong team at pupuntahan po natin, bisitahin natin muli. Daladala natin yung ating biyaya. Kaya mga kababayan, tara, puntahan natin ang dalawang magkakapatid. Magandang hapon sa inyong dalawa. Salamat. Ha? Kumusta kayo? Ang ganda naman ng higa-higa nyo dyan. Ha? Ayan po mga kababayan, ito po yung magkakapatid na may polio. Bungad pa lang natin ang ganda ng mga ngiti nila, no? Tuwang-tuwa sa mga biyaya na dala-dala natin. O diba, ang sarap sa pakiramdam mga kababayan, kahit gaano kalaki yung problema natin, no? Sa isang pamilya na tinutulungan natin pag tayo ay nakikiisa, no? Nagtutulungan sa nimpuwersa, bayanihan, magiging magaan po sa atin ang lahat, no? Tulad nito, marami tayong sponsors, no? At mamaya isa-isahin po natin yan, babanggitin natin. And then yung ating mga request, lahat ng nabili namin ngayon mga kababayan, yan po ay request ng ating sponsors na pinapabili natin at pinapaabot nila dito. Kaya mamaya, abangan nyo po. Kumusta? Hi, Ate Eva! Hi, Kuya Angelo at saka si Ate Eva. Oh, naka-relax-relax sila dito. Oh, kumusta kay nanay? Wala kayong labang ngayon? Wala. Wala po? Oh, kumusta nga? Kumusta po kayo? Kumusta kayo? Oh, kumusta po kayo? Magama lang. Hindi kasi marunong magtagalog si nanay. Hindi naman marunong magtagalog na po. Ah, okay lang po yun. Kahit konti. Na, kahit konti. So ayan po mga kababayan, ito po yung request ng ating sponsor na kailangan bumili ng wheelchair para dito sa magkakapatid. So ito po yung mga kababayan, tig-iisa po sila. So ayan, kuya pagkipo. Okay mga kababayan, nandito po tayo muli sa magkakapatid. Sa awa ng Diyos mga kababayan, sabi ko nga maraming maraming salamat po sa iyong suporta at pakikiisa sa ating munting adikain. Meron na naman tayong napasaya at nabigyan ng biyaya ngayon ang pamilyang ito na binubuhay ni nanay yung kanyang mga anak, no? Kasi tatlo po ang anak ni nanay Maxima. So yung panganay niya, nandito si Kuya Ramon.
no? At ito yung sumunod, din yung bunso nilang anak. Yung dalawa po talaga, ayan po, no, ramdam yung saya yung nakikita ni Ate Eva ngayon ng mga biyaya, no? Iyak-iyak ng saya, yung sobrang tuwa niya sa mga biyaya na natatanggap ngayon. Buong buhay po nila na hindi inaasahan na ito dumating ngayon sa buhay nila. Kaya napaiyak na hindi napigilan ni Ate Eva. Kaya maraming maraming salamat po talaga sa inyo. So, ito po mga kababayan, ito po yung sistema, no? Polio po ang sakit, tama po Kuya Ramon. So, ang mangyayari po dito mga kababayan, ang request po kasi ng ating mga sponsors ay ibili ng wheelchair, bukod sa wheelchair, pagkain. So, ayan po, ang dami na nating groceries plus yung ating bigas, dahil iyan po talaga ang unang pangunahin natin sa araw-araw. Kailangan po talaga nila bigas kasi yun po yung ginagawa ni nanay, yung paglalabas araw-araw, doon po niya kinukuha at binubuhay yung mga anak niya na may sakit. At buti na lang, awa ng Diyos, na meron pang isang kapatid na panganay na anak na si Kuya Ramon na kahit papaano nakaalalay dito sa magulang niya, dahil si nanay senior na po mga kababayan. Tapos ang liit, di ba, ang tanda-tanda ni nanay, hindi biro at hindi ganun kadali buhayin yung ganitong sistema. Buti sana mga kababayan, yung sinasabi ko, kahit gaano kahirap yung buhay, basta wala kang sakit, magagawa mo ng paraan. Pero kung ganito yung buhay mo, nakahirap-hirap mo na, plus dagdag pa itong pahirap itong mga anak niya na hindi nakakalakad, na hindi nakakatulong dito sa loob ng bahay, na talagang alagaan mo na parang nag-alaga ka ng sanggol na kailangan nandiyan, nakaalalay ka lahat ng oras. Ito yung lalong nagpapahirap kay nanay Maxima. Kaya sa awa ng Diyos, napanood yung video nila, no, sa pamamagitan nyo, sa pamamagitan ko, natulungan natin sila ngayon. So ayan po, binili natin ang wheelchair, dalawa, tag-iisa na po sila. Ang purpose pa dyan mga kababayan, para si nanay, halimbawa sa umaga pagkagising, madala nila, mabuhat nila yan sa labas, paarawan, na hindi yung nandito lagi Kuya Ramon, ha? Hindi lagi dito sa loob ng bahay na hindi sila maarawan. Maganda yon, morning sun, ilalabas nyo po, maarawan sila. Kundi hindi na masyadong mabigat kasi itutulak nyo na lang po, alalayan nyo lang po kasama si Nanay Maxima. Plus, kasi nakita ko yung papag nila nung nakaraan mga kababayan, yung nakaano lang, nakalatag lang dyan sa, tawag nito, sa lupa. And then, naabutan ko pa is yung dalawang paa nila, no, labas at doon na nakalapat sa lupa. Malamig po yun. Lalong dagdag doon sa sakit nila. So sabi ko, ibibili ko ng papag para kahit papaano may maganda malang silang higaan. Kaya lang, pagbalik ko, nakita ko na yung papag nila, inayos yung siguro ko. Inayos naman na ni Kuya Ramon. Okay na, nakatayo na. Plus, ito lang ang binili ko, no? Ay, hindi pwedeng maganda yung papag o yung kahoy. Ito lang, kasi just in case na iihi, kasi hindi talaga maiwasan. Halimbawa, si nanay nasa paglalaba, no? And then si Kuya Ramon, siyempre may trabaho din. Pag sila lang dito na iwan, halimbawa kung makapupo dito or makawiwi dito, madali lang hugasan, no? Tubig lang ang katapat nun. Kasi wala na rin tayong foam, bumili na ako ng banig kasi ang banig madaling labhan ni nanay yan. Kasi kung foam, babaho yon, kakapit doon yung amoy, kawawa si nanay maglaba. Hindi na kaya ni nanay. No, kaya banig lang po ang binili natin. Plus yung ating mga unan, dyan, nandyan na muskitero, no, at mga damit nila nandyan na. At yung mga tuwalya, ayan, kumot, kompleto na rin. No, binilhan na rin natin ang kumot. At mga damit nila, tag-iisas lang damit, tapos mga punda lahat, kompleto na po yan. So, ayan po. So, Kuya Ramon, ano ngayon sa pakiramdam mo? Sabi mo noon kung ano yung kakayanin mo na hindi mo kayang pabayaan yung mga kapatid mo. Nandiyan ka talaga nakaalalay sa nanay mo. Ano ngayon ang pakiramdam na ang dami nating biyaya ngayon dito sa mga kapatid mo? Ano ngayon ang pakiramdam mo at magpapasalamat tayo sa sponsors natin? Unang-una sa Panginoon, dahil nabigyan sila ng dalawang mercury mga kapatid ko. Maraming maraming salamat sa inyo sa tulong ninyo. Nabigayan niyo din ng dalawang mercury dahil yan ang gustong-gusto ko, na mabigyan sila ng wheelchair. Yun lang. At saka sa bigas, lahat, grocery, maraming salamat sa inyong tulong. Ayan, walang anawan po Kuya Ramon. Nanay, masaya po ba kayo sa nangyayari ngayon sa buhay nyo?
na po na. Salamat na po. Salamat, salamat. So, bukod pa po sa binigay natin sa kanila mga kababayan, no? Gusto sana na gusto natin na ipa-check up sana, no? Maganda sana kung talagang mapa-check up sila at mag-guide ni Kuya Ramon. Buti na lang, no? Kahit pa paano, nandito yung panganay nila. So, mapa-check up sila. Sasamahan niyo po Kuya Ramon. Ipapa-check up niyo po sila kung ano ba talaga, kung may mga gamot ba sila, bakit naging ganyan sila. Para alam natin, yung hindi tayo nanghuhula kung bakit ano nangyari, nagkaganyan sila. Mas maganda yung dumaan tayo sa check-up at sabihin ng doktor kung ano yung dapat gawin na kahit paano maagapan. Kasi mga bata pa sila, ilang taon ulit? 20. Tapos? 22. Ang babata pa nila. So baka mamaya pag katapos ng check-up may ibibigay sa atin, no, gamot o maagapan pa natin. Kundi hindi pa ulit ang lahat, may chance na makalakad sila muli, no, yung normal. Okay, syempre magpapasalamat tayo sa ating sponsor, sa Walang Sawang Pagmamahal, sa aking munting adikan, at syempre sa iyong tiwala kasama yung ating mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, commentator, viewers, lahat po kayo na nandiyan sa akin. Maraming maraming salamat po dahil hindi po kayo nagsawang manood without skipping ads. No, at pag-share sa ating mga videos para mas lalo pang marami at lalaki pa lalo yung ating pagtulong, lalawak pa lalo. Maraming salamat po sa ating sponsors. Ma'am Ima Artates, nagpaabot po ng 10,000 sa ating silent sponsor, 3,000. Ma'am Katrina and Sir Carl De Los Santos, 5,148. Happy Father's Day po sa inyo, Sir Raul De Los Santos. Thank you. From Ma'am Aussie Milbourne, nagpaabot po ng 4,000. Isa pang silent sponsor, nagpaabot po ng 6,183. And Ma'am Nids from Belgium, nagpaabot po ng 2,000. So lahat po, sumatotal po, 30,331. So binili po natin ang wheelchair, lahat po ng resibo na kung ano po yung binili natin, lahat po yan nakamatik, isi-send po natin sa mga sponsors para alam nila kung saan na pupunta, kung ano po yung nabili natin, kung nabili ba natin lahat yung gusto nilang mabigay dito sa pamilya, lahat po isi-send natin. So bumili tayo ng dalawang wheelchair, ang ating groceries at yung ibang stuff pa. Ayan, kompleto po yan, plus ang papag natin. So, nag-iwan ako para kahit papaano may pampa-check up at may madugot-dukot sila. And then, i-update ko rin po mga kababayan kung ano po ang naging resulta. Kung ano po ang update doon sa check up nila, no, mga kababayan. Okay, so mayroong natira na 6,052.25. So ang natira po 6,052.25. Siyempre ibibigay ko na rin sa nanay nila. And then si Kuya Ramon na bahala mag-guide sa nanay. Please, please, paki-guide ni nanay Maxima, Kuya, ha? Kasi wala namang ibang mautusan kundi kayo lang. At bahala na kay ni nanay, i-guide nyo po. Lalong-lalo na, lagi kong sinasabi, no? Lalo kong sinasabi yung pera na pinagkaloob sa atin na nanggagaling sa ating mga sponsor, kailangan gamitin natin ng maayos, gamitin natin doon sa mga bagay-bagay na importante. Tanggalin muna natin kung may bisyo tayo, sige, isang tabi muna natin yan. Kung mayroong problema sa pamilya, itabi muna natin yan. May problema sa kapitbahay, itabi muna natin yan. May problema si kapatid o si apo, itabi muna natin yan. Dito muna tayo focus sa mga sa magkakapatid na kailangan muna natin ipa-check up. Ito muna, tuunan muna natin to ng pansin bago yung ibang problema. Kuya Ramon and Nanay Maxima. Okay? Okay, sige. 1,000, 2,000, 3,000, 4, 5, 6. 52.25, walang bariya, so buo na, 6,1. So ayan po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil ito, kung hindi po kayo kasama sa aking munting adikain, yung tiwalang pinagkaloob niyo po sa akin, hindi po natin may parating ngayon kung anong meron dala-dala para sa pamilyang ito. Kaya maraming salamat. Aabangan niyo po mga kababayan at aantayin ko rin po, no,
mag-iiwan ako ng number ni kuya kung ano na, kung na-check up lang itong magkakapatid, and then mag-a-update ako, and then babalikan namin. Siyempre, tatanungin ko kung ano na ang nangyayari at kung ano ang kung ano pang ibang kailangan para sa gamot. Kung halimbawang merong gamot na kailangan maintenance, hindi natin alam. Bahala na after check-up ng magkakapatid. Okay, so Kuya Ramon, kumusta na? Masaya po ba kayo? Oo, madam. Sobra sa saya, madam, dahil itong binigay ninyo na tulong at saka yung mga wheelchair ng mga kapatid ko. Salamat, thank you. Ayan. Alam nyo mga kababayan, gusto kong gumaling itong mga kakapatid kasi matanda na po si nanay. Matanda na si nanay, no? And then, syempre may pamilya na rin po si Kuya Ramon. Hindi habang buhay na nandyan si Kuya Ramon, no? At paano, pag halimbawa na hindi na kaya ni nanay Maxima kumilos, paano nga tong dalawa kung sila-sila lang, di ba? Hindi kakayanin o... hindi lang kakayanin dalawa na sila lang mamuhay na dalawa lang sila. Kaya sabi ko, sana gagaling sila at mapacheck up sila para kahit paano darating ang panahon kahit wala si nanay kasi matanda na, ay kaya na nalang yung sarili nila. Diba? Tama, Kuya Ramon. At syempre, hindi na masyadong mahihirapan kasi pag bumalik sila sa normal, syempre, kaya nila magtrabaho, no? Yung gampanan yung trabaho dito sa loob ng bahay. Kaya wala na magiging problema pag gumaling sila. So, ayan po. Okay? So, maraming salamat po muli sa ating mga sponsors. Nawa ipagpalain tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan pa tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan pa tayo ng mahabang buhay upang sa ganon. Marami pa tayong marating at matulungan na kagaya nila na kahit papaano yung mga taong lugmok na sa kahirapan na sobrang wala ng pag-asa sa buhay na mabigyan natin at maibangon natin muli, no, mabigyan muli natin ng bagong pag-asa. So ito 'yon dahil sa inyong pagmamahal. So na ayun mga kababayan, maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan paki-share at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Tarita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye.